Good morning, class. Isa sa mga mahalagang skill na dapat yung matutunan sa physics ay yung pagde-derive ng formula. Okay, so sa ngayon, tuturuan ko kayo paano magde-derive ng mga formula na yan. Okay, so balikan natin. Ano ba yung mga formula na natutunan nyo? Okay, so matatandaan nyo sa grade 8 physics nyo, meron tayong formula para sa force. Okay, so F is equal to MA. Okay, so ito yung formula ng second law of motion ni Newton. Okay, kung saan sinasabi niya that the force is equal to the mass multiplied by the acceleration of the body. Okay, so F is equal to MA. Okay, hindi na natin susulat yung ibig sabihin talaga ng mga quantities na yan. So we just use symbol. Bawa dito sa F, yung F natin is, that means force. Okay, M is the mass and A is the acceleration. So ano yung ibig sabihin ng formula na yan? Ang ibig sabihin niya, para ma-compute mo yung force, kinakailangan mo daw i-multiply yung mass sa acceleration. Okay? So kung meron ng halimbawang mga numbers yan, no? May mga values na yung mga quantities na yan, pwede nyo na ma-solve yung force. Okay? So ang tawag natin dyan is the general formula. Okay? So pag sinabi natin general formula, pare siya yung mother formula. Okay? Kung saan ito yung pinaka general equation. Okay, or general formula. Mula dyan sa general formula na yan, maghahanap tayo ng ibang formula para sa ibang quantities. Okay, kasi hindi naman laging F yung nawawala eh. Kasi yung formula niya, para lang yan sa F or the force. Paano kung M yung nawawala? Paano kung A yung nawawala? So, yun. So, ang gagawin natin doon is magde-derive na tayo ng mga formula kapag ka ganun. So, ano unang gagawin natin? Halimbawa, ang nawawala sa atin is the mass. Okay? So, lagyan natin siya ng question mark. Okay? So, mass yung nawawala. So, anong gagawin natin kapag ka ganyan? Okay? Ang gagawin natin is that lagyan natin ng line sa baba, no? Or bar sa baba. And then, alam natin this equation na to, ang katabi ng M is the unknown, di ba? Ang katabi ng M is the A or the acceleration. So, ang gagawin natin doon is ilalagay natin sa baba yung A. Okay? So, ganun din doon sa kabilang side. So, naglagay tayo ng A both sides of the equation. Bakit? Kasi kailangan natin makancel to. Tong A na to. Kailangan may magkaparehas dito eh. Okay? Para makancel natin yung A na yan dito sa side na to. Bakit? Kasi ang mangyari nun, dito sa equation na to, or sa side ng equation na to, anong natirang quantity? Okay? Di ba M na lang yung natira dito? So, pwede natin sulat M is equal to F over A. F over A. So, nang galing yung F over A dito? Binaliktad lang natin sila kanina. Okay? So, ngayon, ito, yung M is equal to F over A. Yan yung formula mo kapag yung ang nawawala is yung M or yung mass. Okay? So, yun po ay tinatawag po nating derivation. Okay, paano naman kapag, okay, sulat ulit natin ha, F is equal to MA. Okay, yan yung general formula natin na second law of motion, di ba? Paano kapag nawawala naman is the A? Anong gagawin natin kapag A naman yung nawawala? So, ganun pa rin yung process, no? Divide natin both sides by M. Bakit M? Bakit M yung i-divide natin both sides? Kasi para makancel to. Okay? So, ang natira din sa equation is equal to A is equal to F over M. So, this will be your formula for your acceleration. Okay? F over M. So, ganun lang yung pagde-drive class, no? Ganun lang. Okay, example number 2. Okay? Number 2 na tayo. Isa pang formula na natutunan nyo sa physics, no? Nung grade 8 kayo, is the formula for power. Okay? So, power is equal to work over time. Okay, so yun yung formula para sa power.
it is the rate of doing work eh. It is defined as the rate of doing work. So, work over time. So, kapag ganito yung formula nyo, class, ang ibig sabihin nito is that P is power, W is work, okay? T is time. Okay? Para ma-compute nyo daw yung power, kinakailangan daw yung work, okay? Work, i-divide nyo sa time. So, ganin ang ibig sabihin nitong, ano na to, kapag ganito yung itsura nung sa equation nyo, no? I-divide nyo yan. Okay? So, paano naman kapag time yung nawawala? Time is unknown. Okay? So, time is unknown. What are you going to do? Okay? So, remember that P is equal to W over T is our general formula. Okay? Huwag nyo kakalimutan lagi yan. So, ngayon, time naman yung nawawala. So, ang gagawin natin ngayon is i-cross multiply natin. Okay, i-cross multiply natin. Kasi itong P na yan, understood yan na P over 1 yan. Okay? P over 1. Or simply P lang. Pwede na. Okay? Cancel natin. Okay, para hindi kayo malito. Okay, so, we have P is equal to W over T. So, i-cross multiply lang natin sila. Okay, so, kin-cross multiply natin, ano nangyari? Ano yung magiging product nila? E di PT, di ba? Magiging PT. Okay? So, lagyan natin siya ng ganyan, arrow. Okay. So, kinross multiply natin yung P sa T. So, naging PT. Okay? Is equal to W. Okay? Ngayon, class, balik na rin natin, ha? W is equal to PT. Ngayon, class, itong formula na to, W is equal to PT, yan yung formula kapag work yung nawawala. So, ang ibig sabihin nun, kapag work ang unknown, ang gagawin nyo is yung power, no? Power, multiply nyo sa time para ma-compute nyo yung work. Okay? Paano naman kapag T nawawala? Okay? So, ang gagawin natin is that, gamitin natin to. Itong formula na to. W is equal to PT. Okay? Ito na yung gagamitin natin. Dito tayo magde-derive ng formula natin para sa time. Okay? So, makikita nyo, ano lang yan eh, wala yung divisor, no, sa baba, okay? Ang gagawin natin kapag ganyan lang yung equation natin is that, so ang gagawin natin kapag ganyan yung equation is maglalagay tayo ng bar, both sides, okay? Bar, both sides. And then, T is unknown, right? T is unknown. So ang gagawin natin, yung katabi ng T, yun yung ilalagay nating divisor sa baba. So, we have P. Both sides. Bakit P? Kasi nga, para ma-cancel natin siya. Okay? So, dito sa side na to, nawala na yung P. So, ang natira na lang is the T, right? T is equal to W over P. So, now class, this equation here, okay, this formula here, T is equal to W over P, this is now the formula for the time. Okay? So, ano ibig sabihin nun? In order for you to compute the time, you need to divide the work by the power. Okay? So, divide yung work, yung value ng work, divide sa value ng power. Okay? So, ganun lang yan. Okay. So, doon na tayo sa example number 3. No? Example number 3 natin to. KE is equal to 1/2 mv². So, ang KE, it means kinetic energy. Okay? Kinetic energy yan. Para ma-compute daw yung kinetic energy, ang kinetic energy is 1/2 of the product of the mass and velocity squared. Okay? So, pwede nating i-restate yung equation na yan as KE is equal to mv² over 2. Okay? Kasi yung 1/2 na yan, ano yan eh, ibig sabihin, kalahati lang yan. So, yung product ng mv², di-divide natin sa 2. So, ito yung isa pang, pag ni-restate natin siya, no? KE is equal to mv² over 2. So, halimbawa, ang nawawala is, pinapahanap sa atin is the mass, okay? So, ano yung formula natin para sa mass natin? Again, kapag ganito yung equation, nakikita nyo siya na may divisor, i-cross multiply nyo agad. Okay, cross multiply nyo agad. So, mangyari niyan,
Ang mangyayari niyan is that magiging 2KE, 'di ba? Kasi saan ang galing yung 2KE dito? 2 times KE. Kaya naging 2KE siya. Is equal to MV squared over wala na MV squared, no? Kasi yung 2 natin is napunta na dito. Okay? So 2KE is equal to MV squared. Okay, anong hinahanap natin? Hinahanap natin is the mass. So anong gagawin natin? I-divide natin both sides. Tatandaan niyo lagi, kapag ganyang straight yung formula nyo, naglagay kayo ng bar sa baba. Okay? Kapag ganito naman yung naitan yung itsura, meron kang divisor, cross-multiply agad yan. Okay? So, we have M is our unknown. So, ano yung katabi ng M? Is V squared, di ba? Okay? So, V squared. So, ika-cancel na natin yung V squared dito. Okay? So, ang natira dito is the M. Okay? M is equal to 2KE, okay? Divided by V squared. So, now, this formula is the formula for the mass. Ang ibig sabihin nun, yung kinetic energy mo, dodoblehin mo. Gagawin mong, times 2 yan eh, times 2. So, dodoblehin mo yung kinetic energy, divide mo sa square ng velocity. Okay? So, that is the formula for the mass. Okay, dako naman tayo dito. Paano naman kapag velocity nawawala? Ano yung magiging formula natin? Again, let's go back to our original formula. Okay, so restate lang ulit natin. So we have KE is equal to MV squared over 2. Okay, so cross multiply. Okay, cross multiply ulit. Okay, so we have 2. Okay, 2KE is equal to MV squared. Diba? Ang hinahanap po natin is the velocity. Okay, so divide both sides na. Kasi ganito na itsura eh. Straight na siya eh. So, ang gagawin natin para ma-compute natin yung velocity is that we should put the mass below. Why? Kasi para ma-cancel na natin to. Para matira sa side na to is the velocity na lang. Okay, so we have velocity squared. Pwede natira, di ba? Velocity squared. V squared is equal to 2KE. That's 2KE over M. Okay? 2KE over M. So, anong gagawin natin? Ang hinahanap po natin is the velocity lang eh. Pero ang binigay sa atin dito sa equation is the V squared. So, anong gagawin natin para makuha natin yung V? Okay? So, kinakailangan natin kunin yung square root nito. Okay? Square root both sides. Kasi nag-square root ka dyan sa side na yan, mag-square root ka rin sa kabilang side. So, ano yung square root ng V squared? E di diba V? V ang square root ng V squared. So, we will have V is equal to square root of 2KE over M. So now class, this square root of 2KE over M, that is the formula for our velocity. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Para daw mo yung velocity, i-multiply mo yung KE sa 2, divide mo sa M, sa value ng M. And then after nun, kukunin mo yung square root ng final answer. Okay? Para ma-compute mo yung velocity.